delusyon. Ang isa pang palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw na at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay nalalapit na ay ang strong delusyon. Basahin natin ito sa ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 11 to 12. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Ang kalimitang interpretasyon dito ay magkakaroon daw ng fake alien invasion at dahil dito, hindi na maniniwala ang mga tao sa Diyos at mawawala ang kanilang religious differences. Nakuha nila ang ideyang ito mula sa famous speech ng dating US President na si Ronald Reagan noong 1988. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Simula noon, hindi na mabilang ang mga UFO sightings sa iba't ibang panig ng daigdig. May mga ilan pa ngang nagsasabi na sila raw ay dinukot at pinag-eksperimentuhan ng mga alien. At kamakailan lamang, nitong December 2020, sinabi ng former Space Security Chief ng Israel na totoong may mga alien. At alam raw ito ng dating US President Donald Trump. Anyway, noong ako ay hindi pa isang Kristiyano, ako ay namamangha sa mga aliens at outer space. Ang aking mga paniniwala noon ay madaling maimpluwensyahan ng mga Hollywood movies. Gaya ng Prometheus na pinalabas noong 2012. Ang pelikulang ito ay nagtanim ng ideya sa aking isipan na walang Diyos at lahat tayo ay nagmula sa mga alien na bumisita dito sa mundo noong unang panahon. At mula sa kanilang DNA, ang lahat ng life forms ay nag-evolve. Ngunit ang sinabi ng bidang babae sa pelikulang ito ay tumatak sa aking isipan mula noon. I guess you can take your father's cross off now. Why would I want to do that? Because they made us. And who made them? Noon ay mayroon din akong habit na titigan ng buwan sa kalangitan, lalo na sa umaga kung kailan parang transparent ang buwan at ako'y napaisip. Bakit kaya hindi na bumalik muli ang mga astronauts sa buwan? Kaya't nag-research ako at nalaman ko na fake pala ang moon landings at ang lahat ng ipakita ng NASA ay CGI lang o Photoshop. Pagkatapos ay natagpuan ko ang ilang mga Christian ministries sa YouTube na nagtuturo tungkol sa tunay na hugis ng ating mundo base sa banal na kasulatan. At dahil nais ko talagang malaman ng katotohanan, ay doon ko sinimulang basahin ang Biblia. At nang ako'y nawalan ng pasok sa trabaho ng matagal dahil sa pandemyang ito, ginamit ko ang mga panahong iyon upang basahin ang Biblia araw-araw. At nang mabasa ko ang unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, doon ko napagtanto na kasalanan pala ang aking mga kinagisnang gawain. Kaya't ako'y nagsisi at seryosong lumapit sa Diyos upang tulungan akong talikuran ang mga ganoong gawain. At nang tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, doon ko naranasan ang banal na espiritu na unti-unti akong binabago from the inside. At siya ang nagtuturo sa akin sa lahat ng katotohanan. At totoo nga, ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. At pinalaya ako ng Diyos mula sa mga panlilinlang ni Satanas tulad ng pagkising mula sa Matrix. Kaya kahit hindi ako nagsisimba noon o umaattend ng Bible study, Biblia ang ginamit ng Diyos sa akin upang maging Kristiyano. At lubos ako nagpapasalamat sa Kanya dahil iniligtas niya ako. Ngayon ay sigurado na akong ang tao ay nilikha ng Diyos at hindi tayo resulta ng isang random na pagsabog sa universe. At lalong hindi tayo nanggaling mula sa mga unggoy. At ngayon, alam ko nang hindi totoo ang mga alien. Sila ay ang mga rebuilding anghel na nakipagtalik sa mga babaeng anak ng tao na binabanggit sa Genesis 6. Sila ang mga pinuno at mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito na nagturo sa ancient world ng witchcraft and technology. Ngunit bakit may mga UFO sightings na lagi nababalita? Ang mga UFO ay gawa lamang ng tao. I-research ang mga imbensyon ni Nikola Tesla at malalaman mong matagal na nilang itinatago mula sa publiko ang kanyang mga scientific breakthroughs. Anyway, upang higit na maipaliwanag ang paksa tungkol sa strong delusion, may i-discuss akong isang Hollywood movie. Ito
ay ang The Invasion na pinalabas noong 2007. Sa pelikulang ito, isang US space shuttle ang nag-crash landing sa mundo na may dalang isang alien substance na kung titignang mabuti ay kamukha ng isang virus. Ang virus na ito ay may kakayahang baguhin ang DNA o genetic structure ng isang tao hanggang sa siya ay tila maging isang zombie. Ganoon pa rin ang kanyang itsura, ngunit nawala na sa kanya ang malayang pag-iisip at moralidad, gaya ng babala sa atin ni Dr. Anthony Patch noong 2014. The insidious part of this is that once a person is injected, almost immediately their DNA undergoes transformation. Almost immediately they lose all awareness of the fact that they've lost their independence. Their ability to think on their own, to make decisions on their own, and to affect them on a moral level. Their moral independence, their beliefs, religious, moral, ethical, legal, all of those go away. If you remove the independent thought and that awareness that you've lost your independence is gone, what then do the powers that be do with these new forms of humans, hybrids? They can control them. They can turn them into a serf class. Not S-U-R-F, not surfers, but S-E-R-F, a class of slaves to serve the elite. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinalaan tayo ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC tungkol sa zombie preparedness. Dahil ang mga taong tatanggap ng 666 ay mawawalan din ng malayang pag-iisip at hindi mamamalayan na alipin na pala sila ng beast system. At tulad ng zombies, sila din ay magiging undead. Ang kanilang katawan ay buhay, ngunit ang kaluluwa ay patay. Mabalik tayo sa The Invasion. Ang unang taong nahawaan ng alien virus ay ang CDC director na ginamit ang kanyang posisyon sa CDC upang ikalat ang virus sa buong mundo sa pamamagitan ng bakuna. Nagtaka ang mga tao kung paano nakagawa ang CDC ng isang bakuna sa napakaigling panahon. Gayong ang virus na ito ay isang bagong strain. Parang pamilyar sa akin ito. Parang nangyari na rin ito sa totoong buhay. Anyway, pagkatapos mabakunahan ang lahat ng mga taong may gusto, sila ay nagsimulang kumilos gaya ng zombies at kanilang hinabol ang sinumang hindi pa infected o hindi pa bakunado. Bakit? Dahil ang gusto nila ay gawin kagaya nila ang lahat ng mga tao, mga mindless zombies. Sapagkat kapag tuluyang nawala ang malayang pag-iisip, mawawala rin ang lahat ng mga pagkakaiba-iba ng mga paniniwala at makakamit ang world peace. Read the newspapers. See what's happening here, what we're offering. A world without war, without poverty, without murder, without rape. A world without suffering. Because in our world, no one can hurt each other or exploit each other or try to destroy each other because in our world, there is no other. Teka, hindi ba't maganda ang world peace? Alam natin mula sa banal na kasulatan na tayong mga Kristiyano ay dapat humiwalay sa mundo at hindi makipag-isa sa mga taong iba ang paniniwala. Dahil ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa ay magaganap lamang sa bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng kasalanan at kung saan makakasama na natin ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo magpakailanman. Anyway, ang point na gusto kong iparating sa lahat ng ito ay marahil ang virus ang totoong outside universal threat na kailangan nila upang pagkaisahin muli ang buong mundo laban sa isang common enemy. At ang alien invasion ay maaaring isang distraction lamang. Ang mga elite ay matagal lang naghahanda para sa kanilang New World Order. At gustong gusto nilang kutyain tayo sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng kanilang mga plano in plain sight. At ginagamit nila ang mga pelikula upang makondisyon ng ating mga isipan sa pagtanggap ng kanilang New World Order. Ngunit kahit na masama ang kanilang intensyon, ay gagamitin ito ng Diyos para sa mabuti upang gisingin ang kanyang mga anak at magbalik loob sa kanya. Sabi nga sa 2 Corinto, chapter 4 verse 4, lahat tayo ay nabulag ni Satanas, ang Diyos ng kasamaan sa mundong ito. Ngunit ayon sa Colossians chapter 1 verse 13, iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman
at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Jesus. Tandaan, sinasabi sa Pahayag chapter 19 verse 20 na ang mga tatanggap ng 666 ay mga nalinlang. Ngunit bakit kaya sila nalinlang? Balikan natin ang ikalawang Tesalonika chapter 2 verse 11 to 12. Ang Diyos mismo ang nagpadala sa kanila ng espiritu ng kamalian upang sila ay maniwala sa kasinungalingan sapagkat hindi sila naniniwala sa katotohanan ngunit sa halip ay natuwa pa sa paggawa ng kasamaan. Ang ating Panginoong Jesus ang katotohanan ito dahil kung talagang naniniwala ka sa Kanya ay alam mong siya lamang ang ating tagapagligtas at hindi ang bakuna. Alam ng Diyos kung nasaan ang iyong pananampalataya at hindi mo siya maluloko. Ngunit ang mga nalinlang ay sadyang naniniwala talaga sa kasinungalingang ito at buo ang kanilang paniniwala na tama ang kanilang ginagawa, anumang scientific at scriptural evidence ang ipakita mo sa kanila. Ngunit sa anong paraan sila nalinlang? Ayon sa Pahayag chapter 18 verse 23, ang lahat ng mga bansa ay nalinlang sa pamamagitan ng pangkukulam o sorcery. Nasa salitang Griego ay pharmakeia na nangangahulugang the use of medicine, drugs, or spells. Sino kaya ang nasa likod ng paninilang na ito? Tingnan lamang ang simbolo ng medisina o parmasya at makikita mo kung sino. Nakikita mo ba ang mga ahas at pakpak? Alam natin mula sa banal na kasulatan na si Satanas ay isang fallen angel at siya ang matandang ahas na nanlimlang kay Eva at gustong gusto niyang kinukutsa tayo. Dahil sa simbolong ito mismo ay ipinapakita niya sa atin ng harap-harapan ang kanyang plano. Upang higit nating maunawaan ang simbolong ito, basahin natin ang webpage na ito na nag-expose sa mga occult. In the occult world, the caduceus and RX are two significant suggestions in support of the many marks of the beast symbols of the secret societies. Aha! Ang okulto na mismo ang nagsabi! Ang mark of the beast ay paniguradong magmumula sa larangan ng medisina at iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang malinilang nakunin ito. Magbasa pa tayo ng kaunti tungkol sa simbolong ito. When once the symbol for medicine used to be a mortar and pestle, we are left with this arcane staff with an eagle perched on top and two snakes intertwined as if, yes, a figure symbolizing the double-stranded DNA. Medical help has very little to do with altering human genetics. Ngayon ay alam na natin kung bakit nila ginamit ang caduceus bilang ari ng Baphomet na sumisimbolo rin kay Satanas sapagkat ito ay nauugnay sa kung paano kinurap ng mga rebelding anghel ang DNA ng tao. At ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga babaeng tao at pagkakaroon ng mga supling sa kanila na tinatawag nating Nephilim o mga higante. At ngayon ay ginagawa nila itong muli sa pamamagitan ng pharmakeia, ika nga sa mga ngaral, chapter 1 verse 9. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Tandaan, ang ating DNA ay ang patunay na tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos at walang sino man ang may karapatan na sirain ang kanyang imahe. Kaya't magkaroon man ng isang fake alien invasion o hindi, hindi pa natin alam. Ngunit sa nakikita ko, isang strong delusion na ang nangyayari sa ngayon at buo ang kanilang paniniwala na ang pharmakeia na ito ang siyang magliligtas sa kanilang mga buhay laban sa virus. At para sa akin, walang sapat na ebidensya sa banal na kasulatan ukol sa fake alien invasion, kaya hindi ko ito inaasahan. Ang tanging hinihintay ko ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus na maaari nilang subukang pikein. Ngunit kung nagbabasa ka ng Biblia, ay malalaman mo kung ito ay tunay o hindi. Tandaan, sa kanyang pagbabalik ay marami siyang masusumpungan natutulog sapagkat wala silang kamalay-malay sa mga totoong nangyayari sa paligid. Bakit sila natutulog? Dahil mas pinili nilang makinig sa mga huwat na mga ngaral at panghawakan ang kanilang mga maling doktrina kaysa pag-aralan ng Biblia para sa kanilang mga sarili at pakinggan ang banal na espiritu. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako na ishare nyo ang video ito o alinman sa mga video sa channel o page na ito upang gisingin ang mas marami pang tao at sila'y magbalik loob sa Diyos. Dahil tanging Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin sa pandemyang ito at sa mga darating pang paghihirap sa hinaharap. Salamat sa panonood at God bless. Please subscribe. Only personal use is allowed.